Ginit ni Janet Lim Napoles na hindi siya dapat tawaging utak ng pork barrel scam dahil siya raw mismo biktima ng maling sistema. Ang dapat daw sisihin ay ang mga mambabatas na pusa o manong nag-alok ng kanilang pork barrel fund at nagsabi kung magkano ang gusto nilang komisyon. Itinanggi naman ng mga idinadawit na mambabatas ang umano'y panggugulo lang ni Napoles sa issue. Nakatutok si Jamsi Sand. Isa raw siyang biktima. Yan ang paglalarawan ni Janet Lim Napoles sa kanyang sarili sa pinakahuli niyang affidavit na isinumite kahapon sa Department of Justice at Senado. Sabi ni Napoles, biktima raw siya ng maling sistema sa ating lipunan na inakala niyang tama at naaayon sa batas. Ang tinutukoy niya, ang kalakaran ng pangungumisyon mula sa pork barrel ng mga mambabatas. Masakit daw para kay Napoles na matawag na pork barrel queen o mastermind dahil ginagawa lang daw siyang scapegoat ng mga nasasangkot sa kontrobersya. Ayon kay Napoles, ang mga mambabatas o kanilang mga ahente ang lumalapit sa kanya at nagsasabi kung magkano ang gusto nilang komisyon. 20 dati at kasalukuyang senador ang pinangalanan ni Napoles na kanyang nakatransaksyon, mga nangumisyon umano sa kanilang pork barrel. May 3 naman na binigyan pa raw niya ng pera para sa kanilang kampanya. Personal daw niyang inabot kay Senador Alan Peter Cayetano ang pera sa isang restaurant sa Taguig na pagmamayari raw ng kapatid ng senador. Sa isang restaurant naman daw sa Quezon City, inabot ni Napoles kay Senador Cheese Escudero ang tulong pinansyal sa balak daw nito dating tumakbo sa pagkapangulo noong 2010. Sa show Boulevard naman daw niya ibinigay kay dating Senador Manny Villar ang kontribusyon niya sa kampanya. Nang tingnan ng GMA News ang listahan ng mga campaign contributors ng 3 senador, hindi nakadeklara ang sinasabing contribution ni Napoles. Pinabulaan na ng 3 ang sinabi ni Napoles. Tinatanggihan ko yung magbibigay ng pera na hindi ko kilala, no, or hindi solid yung reputation. So it's absolutely false. That's why tinutuloy ko yung hamon sa kanya, kahit saan, kahit kailan, magharap-harap tayo, malaman ng tao kung sino nagsasabi ng totoo. Noong 2010, nangangampanya na ako para sa Noy B. Hindi ako kandidato. Ako nagpa-aresto, ako nagpapalagay sa kanya sa maliit na kulungan. Marahil bawi at pampagulo niya ng isong ito. Sabi ni Manny, libo-libo at daan-daan libo na kilala ko noong 2010 at hindi siya natanggap ng political contribution sa hindi niya kakilala. Do you think naman kailangan ni Senator Villar? Sa isang pahayag, sinabi naman ni Manny Villar na kailanman hindi sila nagkaroon ng personal o opisyal na transaksyon ni Napoles. Unfair at wala raw basihan ang pagkakadawit sa kanya sa issue. Sa bagong affidavit ni Napoles, nabanggit ang dating asawa ni Senador Coco Pimentel na si Jewel May Lobaton bilang ahente umano ng senador. Maringi tinanggi ni Pimentel na nakipagtransaksyon siya o ang dating asawa kay Napoles. We will file perjury as well as some libel cases. As far as I'm concerned, her entries are lies. So, well, I have personal knowledge of her lies. Dinepensahan din ni Senador Jinggo Estrada ang inang si dating Senadora Loy Ejercito na kasama rin sa listahan. Nalulungkot siyempre pati siya nadadawit dito sa controversy ng PDAP. Mami ko, nung bago senador, hindi niya alam yung mga... Itinanggi rin ang ilan pang senador na pinangalanan sa affidavit na nakipagtransaksyon sila kay Napoles. I think the affidavit speaks for itself. I have not met Ms. Napoles. I have never had any dealings with her. Itinanggi rin ni Senador Loren Legarda na nakatransaksyon niya si Napoles at hindi raw siya nakinabang sa kanyang PDAF. Sabi ng mga senador, ang mga sinulat ni Napoles ay bahagi lang umano ng strategiya para matanggap siya bilang state witness at hindi mapanagot para sa kanyang papel sa pork barrel scam. Jamsi Sante, nakatutok, 24 oras.